Magandang araw mga bata. Handa na ba kayong makinig sa ating araling muli ngayong araw? Ang ating pag-aaralan ay Arts 2, ika-apat na markahan, ika-5 at ika-anim na linggo. Layunin. At the end of the lesson, you will create a three-dimensional freestanding balance figure using different materials like found materials, recycled, local, or manufactured. Subukin natin basahin at unawain ang tanong sa bawat bilang. Isulat ang titik ng tamang sagot sa patlang. Unang bilang, ano ang tawag sa katutubong sining na yari sa papel o lumang dyaryo? A. Paglilimbag. B. Paper mache. C. Robot. D. Saranggola. Ang tamang sagot sa unang bilang ay tama, titik, B. Paper mache. Ikalawang bilang, saang lugar karaniwang ginagawa ang paper mache? A. Balete, Batangas. B. Kawit, Cavite. C. Paete, Laguna. D. Tipas, Taguig. Ang sagot ay tama, titik, C. Paete, Laguna. Number 3. Ano ang tawag sa mga bagay na ginamit na at muling gagamitin pa? A. Clay. B. Man-made objects. C. Painting materials. D. Recycled materials. Ang sagot ay tama, titik, D. Recycled materials. Ikaapat na bilang, ano ang unang gagawin sa paggawa ng paper mache ng laruang hayop? A. Patuyuin ang hinulmang hayop at pinturahan. B. Pagsamahin ang dinikdik na dyaryo at pandikit at haluin. C. Gumawa ng balangkas ng isang hayop sa pamamagitan ng alambre o pinalumbong na dyaryo. D. Balutan ng dinikdik na dyaryong may pandikit ang ginawang balangkas ng hayop at ihugis ng maayos at makinis. Ang tamang sagot ay tama, titik, C. Gumawa ng balangkas ng isang hayop sa pamamagitan ng alambre o binalumbong na dyaryo. Ikalima, saan dapat gawa ang tatangkilikang sining upang maipakita ang pagsuporta sa mga likhang sining ng ating mga kababayan? A. Amerika. B. Japan. C. Korea. D. Pilipinas. Ang sagot ay tama, titik, D. Pilipinas. Balikan natin, panuto, tingnan ang nasa larawan at sagutin ang mga sumusunod na tanong. Nakikita nyo ba ang mga nasa larawan? Ano ang nasa larawan? Tama, ang nasa larawan ay mga taka o paper mache. Ano kayang mga materyales ang ginamit sa paggawa nito?
tama ang mga materyales na ginamit sa paggawa nito ay dyaryo, alambre, uhulmahang kahoy at pandikit. Tuklasin natin. Ang paper mache ay isang katutubong sining na yari sa papel o mga lumang dyaryo. Ito ay ginagamitan ng balangkas upang mapanatili ang hugis. Ang ganitong uri ng sining ay karaniwang ginagawa ng mga taga Paete, Laguna. Nakabubuo sila ng magagandang laruan sa pamamagitan ng paper mache. Talakayin natin, gawain 1, panuto, basahin at pag-aralan ang paraan ng paggawa ng paper mache. Unang hakbang sa paggawa ng paper mache, gumawa ng balangkas ng isang hayop sa pamamagitan ng alambre o binalumbong na dyaryo. Ikalawang hakbang, talian ang bahagi ng katawan upang manatili ang hugis at patuyin ito sa isang kahoy. Ikatlong hakbang, punit-punitin ng maliliit ang lumang dyaryo at ibabad sa tubig ng magdamagan. Ikaapat na hakbang, hanguin ang ibinabad na dyaryo, pigain at pagkatapos ay diktikin at ilagay sa isang lagayan. Ikalimang hakbang, pagsamahin ang dinikdik na dyaryo at pandikit at haluin. Ika-anim na hakbang, balutan ng dinikdik na dyaryong may pandikit ang ginawang balangkas ng hayop at ihugis ng maayos at makinis. Ikapitong hakbang, patuyuin ang hinulmang hayop at pinturahan. Pagyamanin natin. Gawain 2, panuto. Ihanda ang mga sumusunod: palangkas ng hayop, lumang dyaryo o papel, isang lalagyan, maliit na palanggana, glue, tubig, pintura at paintbrush. Gumawa ng sarili mong paper mache. Katlong gawain, panuto, basahin ang bawat pangungusap sa ibaba. Sagutan ito ayon sa ginawa mo sa gawain 2. Lagyan ng masayang mukha kung nagawa mo ang sinasabi at malungkot kung hindi mo nagawa. Unang bilang, maayos ang pagkakagawa ko sa paper mache. Ikalawang bilang, naging matyaga ako sa pagsunod sa mga pamamaraan sa paggawa ng paper mache. Ikatlong bilang, nagustuhan ko ang ginawa kong paper mache. Ikaapat na bilang, napanatili kong maayos ang paligid habang ginagawa ang paper mache. Ikalimang bilang, nakaramdam ako ng kasiyahan sa ginawa kong likhang sining. Tandaan natin, panuto, basahin at sagutan ang mga sumusunod na tanong. Unang bilang, madali bang gumawa ng paper mache? Ilarawan ang iyong karanasan sa paggawa nito. Ikalawang bilang, ano ang gagawin para maipakita ang pagtangkilik sa likhang sining ng kapwa natin Pilipino?
Tama ang gagawin para maipakita ang pagtangkilik sa likhang sining ng kapwa nating Pilipino ay bilhin at gamitin ang sariling gawa sa atin. At para sa inyong offline activity, tayahin natin, panuto, basahin at unawain ang tanong sa bawat bilang, isulat ang titik ng tamang sagot sa patlang. Unang bilang, anong sining ang karaniwang ginagawa sa Paete, Laguna? A. Paglilimbag, B. Paper mache, C. Robot, D. Saranggola. Dalawang bilang, saang materyales yari ang paper mache? A. Bote, B. Clay, C. Papel, D. Plastic. Ikatlong bilang, anong katangian ang ipinapakita kung marunong kang lumikha ng sining mula sa mga bagay na nakikita sa paligid mo? A. Maalalahanin, B. Mabait, C. Malikhain, D. Masipag. Ikaapat na bilang, ano ang huling proseso sa paggawa ng paper mache ng laruang hayop? A. Patuyuin ang hinulmang hayop at pinturahan, B. Punit-punitin ng maliliit ang lumang dyaryo at ibabad sa tubig ng magdamagan, C. Hanguin ang ibinabad na dyaryo, pigain at pagkatapos ay digdigin at ilagay sa isang lagayan, D. Balutan ng dinikdik na dyaryong may pandikit ang ginawang balangkas ng hayop at ihugis ng maayos at makinis. Ikalima, alin sa mga sumusunod ang hindi kailangan sa paggawa ng paper mache? A. Bote, B. Glue or paste, C. Palangkas ng hayop, D. Lumang papel o dyaryo. Para sa inyong karagdagang offline activity, gawin natin, ilarawan ang naramdaman bago, habang, at pagkatapos gumawa ng paper mache sa pamamagitan ng pagkuhit ng emoji sa mga kahon sa ibaba. Dito sa bago, ilagay mo ang naramdaman mo bago mo gawin ang paper mache. At dito naman sa habang, ilarawan mo ang nararamdaman mo habang ginagawa mo rin ang paper mache. At dito sa pagkatapos, ilagay ang nararamdaman mo pagkatapos mong gawin ang paper mache. At dito nagtatapos ang ating aralin sa Arts 2. Maraming salamat sa pakikinig.